Isinailalim na po sa state of calamity ang lungsod ng Ormoc dito pa rin sa lalawigan ng Leyte. At dahil yan sa matinding pinsalang iniwan ng superbagyong Yolanda, nakatutok si Julio Segovia. Nakapangingilabot ang tunog ng pagkalakas-lakas na hanging humampas sa Ormoc, Leyte nang manalasa ang bagyong Yolanda nitong Biyernes. Naglipara ng mga yero sa labas ng City Hall. Ang mga salaming bintana sa loob, nabasag. Mga matatanda, sanggol, kumubli sa loob ng City Hall. Kalaunay bumagsak din ang bakal at bubong sa bahagi ng entrada. Ang Baybay City sa Leyte rin, kabilang sa mga napuruhan. Delikadong lumabas dahil sa tindi ng hangin at ulan. Kinabukasan, tumambad ang mga natumbang poste sa Ormoc. Puno, mga sirang bahay at establisimiento, walang bubong na mga bahay at silid-aralan. Halos matumbang isang pader ng isang paaralan. Ang Ormoc City Hall, labis na napuruhan. Sa Ormoc karon is heavily damaged. Flattened good siya, all basic services inutil good. It's not working. We need assistance ASAP, immediately. Nasa state of calamity ngayon ang Ormoc na noong taong 1991 ay nabiktima ng matinding flash flood na ikinasawi ng 5,101. Walang supply ng kuryente at tubig. Walang linya ng komunikasyon ng ilang barangay. Kulang sa supply ng gasolina, gamot at pagkain. Hindi bababa sa 22 ang patay sa lungsod. Bumisita sa Ormoc kahapon si dating Leyte Governor at ngayon si Energy Secretary Jericho Petilla. Ayon kay Petilla, matinding tinamaan ng mga bayan ng Tolosa, Tanuan at Dulag kung saan naglandfall din ang Super Typhoon Yolanda. Posibleng sa pantalan ng Ormoc o sa Hilongos idaan ng relief goods para sa mga nasalanta. Sa Tacloban, tila zero visibility na ng manalasa ang bagyong Yolanda. Tila tinamaan ng tsunami ang lungsod. Julio Segovia, nakatutok 24 oras.